Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun, tayo muli andito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat Kabayan TV, subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, OMG, grabe to, Itbulaga Halusos, Ibinulgar Tape GMA7, napilitan i-off-air, EB Halusos na Karma. At yun, i-play na natin kung ilalaman nito. Ang malaki ang nawala sa rating, ang malaki rin ang nawala sa income ng Itbulaga under Tape Incorporated sa ngayon. Pero hindi po malinaw kung kanino talaga. Pero sinasabi nung kabila, Tito Bikin Joey, kanila yon. Si Joey nga ho ang nakaisip niya. Pero may legal battle, may legal issue, kaya po ganyan. Ngayon, yung Tape Incorporated, from day one, nang sila'y mag-take over, nang umalis ang Tito Bikin Joey, hindi talaga sila kumita. At bumagsak ang rating. Araw-araw, hindi sila makahabol, hindi umangat. Kahit nung hindi pa sila nasasabayan ng Tito Big and Joey, yung 8 TBJ, na nag-umpisa ito nitong kailan lang, nakaraang July 1 lang, di ba? Pero alam ba ninyo na hindi pa rin, kahit nung wala pa sa era yung Tito Big and Joey, hindi pa rin kumita ng malaki pati rating nung Tape Incorporated na nagpapatakbo ng Itbulaga. Eh lalo na ngayon, tatlo na sila nagkasabay-sabay. Meron Tito Big and Joey, naka-take off, nasa kanilang lahat. Business, followers, supporters, ratings, at nag-aagawan nga yung mga advertising company para sa kailang program. Tapos nandyan pa yung Showtime, na naging kalaban na rin ng Itbulaga under Tape Incorporated kasi magkasabay ang oras under din ng GMA Management. So talagang medyo masalimot. So yun ang nagpapatunay doon sa sinasabi kong sa business, anumang klaseng business meron tayo, kayo, hindi mo mapapanghanawakan na talagang pangmatagalang sa'yo yan. O pangmatagalang panahon na hindi ka matcha-challenge at hindi darating ang mga pagsubok. Ito yung pagsubok ngayon na kinakaharap ng Tape Incorporated under mga halusos. Kasi nga, hindi nila akalain doon sa kailang mga desisyon o kanilang hindi pagkakaunawaan na ihahantong dito sa ganitong malaking problema ang kinakaharap nila. Kasi, may threat sila na talagang tanggalin na, i-terminate na ang kontrata sa Channel 7 kasi nga, walang income, maliit ang income at walang rating. Hindi papayag talaga ang GMA 7 niya na pwedeng ma-terminate sa lalong madaling panahon. Hindi na tatapusin hanggang December ng 2024. Away, malaking problema yan. Ang tanong, after nito, ano ngayon? Saan pupunta ang Tape Incorporated? Magpuproduce ba sila ng panibagong talent? O panibagong programa? Hindi natin alam. At saka sa ngayon, hirap din makakuha ng malaking artista. Kahit pa malalaking offer na pera kahit doon sa hindi masyadong mga kilalang artista, tinatanggihan eh. Eh di lalo na ho, pag malalaking artista, katulad ni Willie Revilla, may ang balita ko, eh kinukuha, mag-guest man lang, hindi ho pumaya. Ganon kung katindi. Ganon ka-worth, ganon katindi ang kinakaharap ng Tape Incorporated. Hindi na makakuha ng mga sikat na artista para umangat ang rating nila. Nag-o-offer na ng pera na mas malaki doon sa mga tao, ba hindi pa rin kinukuha. Yung kasalukuyang mga nandyan, pasintabi na, sabi nila, trabaho lang. Eh, hindi ho ganun kalalaki ang kita ng mga yan. Hindi ho ganun kalalaki ang talent pina mga yan. Kasi hindi naman malalaking artista yan na katulad ng Tito Big and Joey at nung ibang mga artista talagang mayroong million-million followers. Yung mga nandyan, pasintabi na, halos nagsisimula pa lang yung iba. Yung iba naman, eh, politiko pa, hindi palaos na yan. Saan ba pupunta pagka ganun? Magkakagamitan lang yan, publicity ng politiko, publicity na rin ng kung sino mang ganun ang mga plano. O, di ba? Yan ang show business. Okay? May pagkakataon, talagang sagana. May pagkakataon, halos nasa iyo na ang lahat. Pero pag bumawi, pag hindi mo na pangalagaan, sa kaunting pagkakamali, sa napakabilis na mga pagkakamali at pagkukulang, biglang babagsak. Kasi ang business talaga ay hindi mo masasabing everyday or lahat ng panahon ay sayo. Lahat ng pagkakataon ay panalo ka or successful ka.
talo sa natalo sila, hindi sila magbabayad dahil hindi naman nila ginamit yung pangalan. Marunong sila eh. Maaari lang mawala yung ipulaga pero okay lang. Pero hindi sila magbabayad. Kaya mas malaki ang problema ng GMA at saka Tape Incorporated pag sila'y natalo. Dalawa ang mawawala. Mawawala yung pangalan at magbabayad pa. Pero itong nangyayaring ito ay mukhang patindi na ng patindi. Dati ang GMA 7, sabi nila neutral lang sila dahil under contract sa kanila ang Tape Incorporated. Hindi nila talent o empleyado ang Tito Big Enjoy. Yun ang sinasabi nilang araw eh. Kaya ngayon, paano sila magiging neutral? Eh, kasama na nga sila kinasuhan. Ayan na yun, lumalabas na dahan-dahan ang mga pangyayari niyan. So, anong ngayon? Anong ngayon mangyayari dyan? So, lumalala, pero ngayon eh, nasa sa korte na yung usapin, eh, tamang proseso yan. At dapat naman talaga doon para, anong tawag dito, maging legal. Marunong yung Tito Big and Joey kahit na ang feeling nila at kanila yon dahil si Joey talaga ang may-ari ng Itbulaga na pangalan, hindi nila ginamit. It, TBJ lang ang ginamit. O, di ayos. Eh kung sila manalo pa sa korte, di swabe. Magkakapera pa sila dahil sisingilin lang copyright yung kabila. Yun yung mabigat. Isang issue pa ho na nangyayari sa loob ng GMA at saka ng Tape Incorporated. Aba, yung magkalaban yung yung show nila na magkasabay. Yung Showtime at Itbulaga na Tape Incorporated, yun ang magkalaban sa rating. Sila yung nagdidikit. Minsan lamang yung Tape Incorporated doon sa Showtime. Minsan naman Showtime ang laman. Hindi nila malampasan, masapawan yung Tito Big and Joey. Yun ang naman ang nangyari. Yung mismong management ng GMA 7, yung kanilang dalawang show, ano ha, parehong under contract eh. Yung Showtime under contract galing sa ABS-CBN. Ito namang Itbulaga na lumang Itbulaga o bagong Itbulaga ano man tawag dyan ay under contract pa rin hanggang next year, di ba? Silang dalawa ang magkalaban, hindi nila kalaban yung Tito Big and Joey, kasi kahit bumaba yung rating ng Tito Big and Joey, bumababa rin itong Showtime at saka itong bagong Itbulaga. So lamang pa rin yung It TBJ, ayun ang nangyayari. Naobserbahan nyo, ganun po ang labanan dyan. Ha? Kasi talaga naman sila lang ho, ngayon ang controversial eh. At ngayon eh, dinala nga sa kinaukol ang tamang proseso sa korte, ayun ang ngayong mangyayari dyan. So hindi ho totoo yung sinasabi, lumalabas yung mga balitang panalo na paano man nalo ka, papapile pa lang. Wala pa hong desisyon. Speculation lang yon. Wala pang official na panalo kung sino. Nasa korte pa ang labanan. Speculation lang ang sinasabi ng ibang abogado, speculation lang ang sinasabi ng ibang media, at social media, yung opisyal na pagkapanalo, wala pa. Kapapail pa lang yung petisyon, yung kaso. Abangan, kaabang-abang. Kaya laging tinututukan ang mga siyong ito sa tanghali. Pero talagang napakahirap nilang lampasan or mapantayan man lang yung Tito Big and Joey, kasi original talaga. Sabi nga nila, iba ang original. Na-establish niya sila masyado. Grabe yung na-establish sila sa taong bayan. Mga senior o lahat. Marami nang naging senior dyan sa Itbulaga. Marami kasing artistang nakinabang dyan. Maraming artistang sumikat dyan. Maraming na-discovery naging artista dyan. Maraming natulungan sa mga giveaway na kailangan pinamimigay. Na-establish siya ng mahabang panahon. Paano ngayon matatalo? Paano tatalunin niya ng halos dalawang buwan pa lang na team? Di ba? Yung nag-take over doon sa Itbulaga. At tapos itong Showtime, matagal ng kalaban niya, palipat-lipat na channel, lahat ng gaming ginawa, pero hindi pa rin. Pero maganda naman yan, challenge eh. Challenge sa mga artista, challenge sa director, sa producer, at challenge din sa mga may-ari ng show. Habang nag-i-enjoy yung mamayang pinag. At yan nga mga kabalita natin yung mga ilang patungkol na balita dyan, no? Tungkol dito kala Tito Big and Joey at dito nga sa mga lusos na kung saan eh, talaga ng mga ito nga nagiging pagitan ng dalawang noontime show eh, talagang napakalayo na mga kabalita natin na kung saan eh, dito nga ramdam na ng mga lusos syempre yung pagkawala, no, ng Tito Big and Joey, at sobrang ramdam na nila yan, no? Na talagang marami at malaki ang nawala, at hindi lang niyan, no, talagang inabati ko sila ng sobra
at dito nga tila nga ba tinamaan sila ng karma sa kanilang ginawa, mga kabalita natin. At ito nga yung nangyayari, tila nga ito nga Tito Bikin Joey nga patuloy pa rin yung pag-angat no, ng rating at patuloy pa rin syempre na talagang sinusuportahan ng taong bayan, lalo-lalo na yung mga legit solid dabar cards nga, mga kabalita natin, na kung saan ito yung nga nangyayari nga, na kung saan nga itong mga halustos no, sa kanilang TV show o dito nga sa noontime show nila talagang lahat ginagawa ng paraan no, lahat ng paraan para lamang mapangat o talagang muling manumbalik at maibalik sa kanila ang kanilang mga manonood at syempre yung kanilang mga sponsor at mga ads nga na talagang nawala sa kanila muli nilang masuyo ito. Balit nga mga kabalita natin talagang mailap na sa kanila ang swerte sapagkat nga talagang patuloy pa rin ang dagsa dito sa Tito Bikin Joey ng mga ito at sa kanila nga tila nga ba yung kanilang rating hindi na ganun kataas sa talagang hindi makahabol o hindi man lang makadikit dito sa TBJ nga. Yan yung napakalungkot isipin na talagang yung dati nilang rating tila nga ba hindi na umapantay doon na talagang nasa ibaba na sila, mga kabalita natin, na kung saan nga pati ngayong pagbawi no ng Tito Bikin Joey dito nga sa logo o dito nga sa Itbulagang pangalan talagang isinampa na nila yan at talagang gustong bawiin at gustong makuha ito ng Tito Bikin Joey at talagang napakalaki ng laban syempre ng Tito Bikin Joey dyan sapagkat si Joey De Leon nga ang nakaisip niyan at tangi nga talagang siya ang may karapatang gumamit nito nga Itbulaga na to, subalit nga talagang kiniklaim to ng mga lusos at patuloy rin nila itong ipinaglalaban na talagang hindi binabalik o hindi ibinibigay nga dito nga sa Tito Bikin Joey na hanggang ngayon ang daladala ng Tito Bikin Joey ay It TBJ lamang po, mga kabalita natin, na kung saan patuloy pa rin ginagamit ng mga lusos itong It Bulaga upang nga talagang masabi nilang kanila to. Talagang dito nga dahil dyan nababansagan sila ng fake nga no, yung faking It Bulaga nga ang sinasaad dito nga sa mga halusos yung gamit nila nga Itbulaga nga dyan, mga kabalita natin. Yan yung nagiging tingin sa kanila syempre ng karamihan na talagang peke yung daladala nilang Itbulaga at talagang nakikita nila nga talagang may karapatang gumamit nito syempre yung Tito Bikin Joey sapagkat nga kay Joey De Leon na imbento itong salitang Itbulaga na to. At yan talaga yung malaking issue usapin na kinukuha na lamang po ng Tito Bikin Joey, yung Itbulaga na yan, no, na kung saan kung may panalo nila yan, doble ang balik nga, na kung saan talagang pwedeng pagbayarin o talagang pagbabayarin itong mga halusos sa mga danyos at syempre sa mga pangyayari. No. Bukol dyan no, sa kanilang sinampa na kaso patungkol nga sa copyright na yan. At kayo mga kabalita natin, kayo nalang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Banat Kabayan TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!